Hindi dumalo si suspended Bamban Mayor Alice Guo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado kaugnay sa ilegal na pogo sa kanyang munisipalidad. Sa pagdinig naman, nagpresenta si Senadora Risa Hontiveros ng ilang dokumentong tungkol sa alkalde na nakuha mula sa National Bureau of Investigation. Narito ang report. Pareho ng pangalan, pareho ng birthday, pero magkaiba ang muka. Ito ang dokumento na pinakita ni Senator Risa Hontiveros sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado hinggil kay suspended Bamban Mayor Alice Guo at pogo sa bansa. Nakuha raw ni Hontiveros ang dokumento sa National Bureau of Investigation. Ang pinagtataka ng Senadora, is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? I-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas ang date. Ang mas maganda, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. No-show naman si Mayor Guo sa pagdinig. Sa halip sa isang sulat siya nagpaliwanag sa komite. Sabi niya, hindi raw siya fit para dumalo sa pagdinig. May epekto sa kanyang physical at mental health ang stress at mataas na anxiety. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, we already endorse to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the COLBI. Cancellation of the Certificate of Live Birth. Para naman sa Department of Justice, hindi apektado ang mga reklamong nakabinbin laban kay Guo kahit pa makansela ang birth certificate niya. As the Department of Justice, will as diligent as we are, no, dito sa problema na to, kung makita talaga natin na may anomaly yung pagkuha niya ng peking birth certificate, then all those na sangkot doon sa pag-issue ng peking birth certificate ay makakasuhan din. Sa ngayon, tuloy pa ang investigasyon kung may koneksyon ang Banban Pogo sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero si Senator Lito Lapid, bumuelta sa vlogger na nag-uugnay sa kanya sa Pogo sa Porac. At ang alegasyon, siya raw ay may-ari ng lupa na nasa 10 hektarya na tinatayuan ng Pogo. Tinanggi ng senador ang mga alegasyon. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Humarap din ang alkalde ng Porac at dumipensa pero na-question siya ng mga senador. Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagan niyo sila mag-construct during the pandemic time? During pandemic po, dahil napaka-busy natin lahat sa pagsiserve po sa ating mga kababayan. Affected, lahat naman po tayo affected by the pandemic. Honestly, hindi na po kami nakakapunta dyan. Akong tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area. Parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. May papiyaw naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission tungkol sa tinaguriang Big Boss sa Porac Pogo Hub. We have not found the Big Boss, but we know where he is, we know his movement, and we're trying to conduct a major operation soon to be able to get him. Sa ngayon, inaasahan pang masusundan ang pagdinig tungkol dito ng Senado.